Tinigil ng Korte Suprema ang bagong airtime limit ng COMELEC para sa radio at TV ads ng mga kandidato. Dagok naman ang turing dito ng komisyon. Kaya si Chairman Sixto Brillantes, pinag-iisipan na raw na magbitiw sa pwesto. Saksi si Tina Panganiban Perez. I'm very, very disappointed. Ito ang malungkot na tugon ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa desisyon ng Korte Suprema na pigilin ang pagpapatupad ng resolusyon ng COMELEC na naglilimita sa takdang haba ng mga patalastas ng mga kandidato para sa lahat ng TV at radio stations. SC Voting 96 issued a status quo ante order. Okay? Status quo ante order against the COMELEC in relation to Resolution 9615. Ibig sabihin, kailangang ibalik sa dati ang allowable airtime ng mga patalastas ng mga kandidato na kada TV at radio station ang bilang. Ikinatuwa ito ng GMA Network na isa sa mga media group na nagpetisyon laban sa resolusyon ng COMELEC dahil ang radyo at telebisyon daw ang pinakamura at epektibong paraan ng pagpapaalam sa publiko ng mga impormasyon tungkol sa kandidato. Pero hindi natuwa si Brillante sa panibagong pagkontra sa kanila ng Korte Suprema. Hindi ko maintindihan. If they want to regulate the campaign, the way of campaigning, then what will be the COMELEC? Ano kami? We're a useless kwan dito. Lahat ng gagawin namin, ititiaro. Bago nito ay kinontra rin ng Korte Suprema ang komisyon sa pagpapatanggal nito ng mga higanting Team Buhay at Team Patay poster ng Bacolod Archdiocese kahit wala naman daw kaso ayon sa COMELEC. Kasunod nito ang utos ng mataas na hukuman na dinggin muli ng COMELEC ang kaso ng mga party list na dati na nitong diniskwalipika at magdesisyon batay sa mga inilabas na gabay ng Korte Suprema. Pangatlong strike naman ang pagbaliktad ng Korte Suprema sa writ of execution ng COMELEC para paupuin si Homer Sakilayan bilang alkalde ng Imus, Cavite, kapalit ng nakaupong si Emmanuel Maliksi. With this series of decisions coming from the Supreme Court, TRO, status quo ante, sabi ko, para namang lumalabas na, para sila na nagpapatakbo ng eleksyon, kala ko ba kami? Pinag-aaralan na raw ni Brillantes ang pagbibitiw sa pwesto, bagay na binanggit na raw niya sa mga commissioner ng COMELEC. Tapos na raw naman ang paghahanda para sa eleksyon, kaya kakausapin ni Brillantes ang Pangulo matapos ang isa o dalawang araw na pagpapahinga. And talk to him and say, baka ako ang problema. So baka gusto ko, baka umalis na muna ako. Ano yun? Maglagay na muna kayo ng iba. Pag-aralan ko lang. Seriously. Oh, hindi ko naman gusto ito eh. Hindi pa tapos ang interview ng umiiling na umalis, ang tila naiiyak na si Brillantes. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.